Ang topic po natin sa oras na ito, yung mga umugong na destabilization efforts nitong mga nakaraang linggo laban sa Marcos administration. Papahintulutan ba natin na mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, hindi. Kaya dapat maging mapagmatsyag po tayo. Lahat ng mga impormasyon na pwede po nating makalap, atin pong suriin, at sa pamamagitan po ng mga impormasyon na yan, magagawa po natin ang nararapat na ipagtanggol ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga nagtatangkang umagaw sa kanyang kapangyarihan bilang presidente po ng Pilipinas. At isa po dito sa tinutukoy ng ilan sa mga kritiko nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay siya mismo ang sinasabi na pasimuno. Walang iba kung hindi ito pong si Antonio Trillanes tinukoy ang dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang pasimuno ng destabilization efforts laban po sa Marcos administration. Hindi naman ito maikakaila sapagkat nanggagaling mismo sa bibig nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kataga na maaaring magpabagsak sa kasalukuyang gobyerno kapag kasinunod po siya ng kanyang mga supporter o ng majority of Filipino people. Pero salamat na lamang at hindi po naniniwala sa kanya ang majority ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Mantin mo sabihan ba naman ang taong bayan na huwag magbayad ng buwis at hanggat hindi daw po itong House of Representatives naglalabas ng kanilang liquidation sa kanilang paggastos ng pondo nito. Yan po ay hindi makabatas na pananaw ng isang dating pangulo na isa pamanding abogado na manawagan ng hindi pagbabayad ng buwis sa taong bayan. Ang hindi po pagbabayad ng buwis ay tax evasion. At ito po ay merong criminal culpability, pagkakakulong po ng hindi bababa sa isang taon at hindi lalagpas ng 10 taon at multa ng hindi po bababa sa 1,000 piso. Kaya naman kapag kasinunod nyo po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh ang masasabi lamang po natin sa mga susunod dyan, tangengot o kaya mga uto-uto. Ngayon, pakinggan po natin ang interview nito pong si Christian Esguerra dito kay Antonio Trillanes kasi detalyado yung mga kaparaanan kung paano daw mag-destabilize ng gobyerno. Eh, kung meron mang tayong dapat paniwalaan sa mga ganyang estratehiya o taktika, eh itong si Antonio Trillanes dahil ginawa niya noon yan sa panahon nitong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. I-analyze po natin ang mga kaparaanan na sinasabi ni Antonio Trillanes na nakikita po natin sa kasalukuyan sa pamumuno o sa pangunguna di umano. Ito daw pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ang interview ni Christian Esguerra kay Antonio Trillanes. Yeah, yung kasi may usap-usapan dito sa di umano destabilization against the Marcos administration. Tama ba yung nabasa ko na parang base sa impormasyon nyo? No other than the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner, confirmed that there were destabilization efforts. Ano, pero magkaiba kasi yung plot sa efforts. Ang plot kasi, meron ng kaukulang plano, may mga tao na i-execute na lamang nila yung pagtatangkang agawin ng kapangyarihan sa kasalukuyang gobyerno. Pero yung efforts, general in nature daw po ito. Maaaring sa social process, political process, at iba pa. Yan ang pag-aaralan po natin at aalamin sa mga detalyadong diskarte na noon ay ginawa nitong si Antonio Trillanes sa panahon ng dating Pangulong Macapagal Arroyo. Nanggagaling yun sa direksyon ng mga Duterte, tama po ba? Yes. Yun din yung information. Ano pong basis? Ano pong basis nun? Actually, galing din yan sa intelligence community, no? Ng natong security forces. So, tsaka doon sa ano, sa mga network natin, yun din yung nakakalap natin. And wala namang ibang magtatangka eh, no, na patalsikin si President Marcos kung hindi itong kampo nila Duterte, kasi pag napatalsik nila si President Marcos, ang upo si Sara Duterte, the Vice President. So, kumbaga, hindi mahirap i-analyze yun. Plus, yung... Pagka hindi mo na-analyze yun, mahinang nilalang ka. Kasi by law of succession, alam naman natin
na in the event na in the event na these four circumstances occurred, wag naman sana, ipanalangin po natin yan, under the Constitution, the Vice President will succeed as President. Ano ba yung four circumstances na yan? Physical disability or incapacity of the President, commission of high crimes that could be a basis for impeachment, tapos death at saka resignation. Apat na mga sirkumstansya na ipinapanalangin po natin para po wag mangyari sa kasalukuyang gobyerno, kaligtasan ng Pangulo po ng Pilipinas ang dapat pong manaig at ipanalangin po natin. Kapag ka nangyari po kasi ang alinman sa isadyaan, syempre, ang papasok na Pangulo, ang Vice Presidente, at alam naman natin na anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Vice Presidente po ng Pilipinas. Medyo nalilito lamang ako kasi hindi ko talaga masuri ang kalaliman itong si Vice President Sara Duterte. Kung siya ba talaga ay loyal sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanya kasing mga pananalita at akto, minsan nakikita natin, pero may mga gawi din at pananalita siya na hindi natin nakikita yung loyalty sa kasalukuyang gobyerno. Pinaka-latest po dyan na sinasabi natin supportive siya sa ating Pangulo ay yung paghahatid niya kahapon sa ating Pangulong Bongbong Marcos bago po ito pumahimpapawid sa Estados Unidos. Nakita po natin doon na maganda naman ang trato ng ating Pangulo at Vice Presidente sa isa't isa, hinatid ni Vice President Sara Duterte, at in fact, sa kasalukuyan itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang caretaker ng gobyerno, ito pong si Vice President Sara Duterte. Pero ang sigurado tayo, yung kanyang tatay, talagang hindi mapagkakatiwalaan kung kapangyarihan ang pag-uusapan. Eh, sabi-sabi kasi ah, hindi naman sa akin ang galing ito. Kumakausap daw po ito ng mga retiradong general at mga officers sa Armed Forces of the Philippines para po magkaroon ng pagpapaalis dito po sa kasalukuyang nakaupong Pangulo na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Rumors lamang yan. Wala po tayong ebidensya na nagtuturo talaga dyan po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya patuloy po natin pakinggan ito pong si Antonio Trillanes. Nakita nyo yung mga hard-hitting statements ni Duterte the past month. Ano yun? Kumbaga, we would have to be politically insensitive not to feel na ano siya, na he has declared war against the Marcos administration. So, may mga ano lang kasi yan minsan eh. May forked tongue lang yan si Duterte minsan eh. May bibira siyang ganito, may kakambi siya rito. Para may pangahawakan, both sides, depende kung anong gusto mong paniwalaan. Pero, ano yan? That we know, no? Of sa loob, eh talaga nagpapaikot siya ng mga dati niyang kasamahan para maghikayat. No? Kaya nga sinabi ko, eto, I am not saying na paniwalaan natin si Trillanes. Pero dapat maging cautious tayo dito sa mga sinasabi niya. Bilang PBBM supporter at mga loyalista, dapat tingnan natin maigi yung mga ganitong kataga na binibitawan nitong si Trillanes. Kasi ginawa nila yan eh. Kung meron mang isang tao na nakakaalam kung paano magpatalsik ng gobyerno, isa doon si Trillanes. Dahil ginawa niya nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga diskarte na yan, dapat itanim natin sa ating isipan. Nang sa ganon, mao-obserbahan natin, ganito ba ang ginagawa ni Rodrigo Duterte? At kapag ka ganito ang ginagawa ni Rodrigo Duterte, aba, dapat maging mapagbantay tayo. Dapat lagi po tayong nasa likod ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit tayo ay nandito lamang sa social media, napakalakas ng puwersa, ng boses ng taong bayan kung ito po ay ating gagamitin. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Tama si General Browner na merong destabilization efforts, kasi pag destabilization efforts kasi general yan, maaring political lang, political or civilian, socio-economic factors, walang necessarily kasamang military component. Ngayon, tama rin si Secretary Anyo
na wala pang plot. Kasi iba na yung plot. Yung plot talagang nakakamada na lahat. No? May political component, may military component. So medyo may synergy na ron at gumugulong na towards a certain timeline. So in both cases, tama sila. Pero at the same time, yun nga, hindi naman na nalaman, nasabi kung sino, ito na ngayon. Eh, base sa aming nakalap na impormasyon, kampo nila Duterte yun, no? So aside from that, malinaw ah, hindi sa atin ang galing yan. Nanggaling sa kampo ni Trillanes. Kay Trillanes mismo nanggaling. Malinaw daw na ang pasimuno ang kampo ng mga Duterte para po magkaroon ng destabilization efforts dito sa kasalukuyang gobyerno. At hindi yan maikakaila sapagkat yung mga DD Sheets blogger, sila talaga yung mga nagpapakalat ng mga misinformation or disinformation. Lalong-lalo na yung mouthpiece ng China na si Sas Rogando Sasos or Alan Troy. Sa aking pagkakaalam, masasampahan na yun ang kaso mga tol. Maghintay-intay lamang kayo. Papuputukin natin ang balita na yan kapag lumabas na yung kaso na yon sa harapan ng publiko. Tuloy po natin mga tol ang pakikinig dito. Pero sinasabi ko, malayo pa sila dun sa recruitment. Nag-agitate pa lang sila. Yung ibang ano, so nagso-socialize lang muna. O nagre-renew ng network, di ba? So parang, dito, mga natulungan nila. So kinakausap, ganun. Yun yung first step eh. Pero next step kasi is yung agitation. Yung sasabihin, grabe na yung sitwasyon. Yung first step na yon, nagpatunay dyan si kasalukuyang mayor ng Baguio City na si Mayor Magalong. Totoo. Sinasabi niya na mayroong pag-uusap ang mga retired generals sa discontentment daw nila sa kasalukuyang gobyerno at sa issue ng korupsyon. Kaya hindi maikakaila na talagang mayroong mga naging pagpupulong. Alam nyo, hindi ako naniniwala na vested ang interest nito para sa bayan. Itong mga retired officers na ito na nagtatangkang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, mga siguro may utang na loob ito sa mga Duterte o kaya naman merong mga ninanais ito na hindi po nila nagawa sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sinisikap nila na magawan ng paraan na malipat ang kapangyarihan tungo doon sa anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At marahil pag nangyari yon, makukuha po nila yung mga gusto nilang mangyari na hindi nila nakuha sa kasalukuyang gobyerno. Ito yung mga iba't ibang issue, kailangan nang gumalaw, ganun-ganun. Pero hindi pa rin yun enough, no? Kailangan mo nung recruitment na. Yun na yung leveling. Doon sa amin, nun sa OPUD, meron pa kaming vetting, no? Pagka after nung socializing and agitating. Itong sinasabi ni Trillanes, ha? Ganito yung kaparaanan ng pagtatangkang patalsikin ang namumuno sa bayan. Socialization process. Tapos ngayon, sinasabi niya ang betting. Ang ibig sabihin ng betting, pag-iimbestiga. Kung ito bang mga tao na ito ay potential na ma-recruit natin para makasama sa pagpapatalsik sa gobyerno. O yan po ah. Tuloy natin. Betting na to yung sa i-recruit mo. So maraming ano yan, mga qualifiers or disqualifiers. Then, saka pa lang kami magle-leveling. Yung leveling, yung re-recruitin mo na directly. So technically, pag ginawa mo yun, pag nag-leveling na, you're already committing a crime, which is conspiracy to commit coup d'etat or rebellion. Ngayon, si Duterte nga, since wise siya, gagawin niya socialization, ipaharap sa kanya, ipapamit sa kanya, then naalis siya sa room para wala siyang culpability, no? Tapos yung maiiwan, yun ngayon yung mag-agitate, di ba? Tapos eventually, iba naman yung mag-leveling. Pero, ang mahirap kasi pagka yung tinatawag na layering, yung iba yung nag-leveling. Ang tanong kasi dito, teka, alam ba to ni... Gusto nila na maririnig nila si Duterte mismo. Which he won't do kasi nga,
may prima facie case na sa kanya eh. Kasi kung yung nirecruit niya ay mag gumawa ng affidavit, di may kaso na siya. So yun yung dead end nila. And besides, kung si Duterte, ang feedback ng mga junior officers at mid-ranking officers, eh nate-turn off kasi pro-China siya. So they won't join him. Ang dahilan kung bakit itong mga active officers natin ngayon sa Armed Forces of the Philippines and majority of retired of officers hindi sasang-ayon dito kay Rodrigo Duterte. Kasi bakit? Pro-China siya. Ayaw ng mga sundalo sa pro-China. Ganun lang yung kasimple. Kaya hindi magtatagumpay ang anumang nilalayon kung meron man, kung totoo man, ito pong si Rodrigo Duterte. Kasi otherwise, alam nila na ang ending nito is basically letting China in again, similar to what he did from 2016 to 2022. Factor pala yung pagiging pro-China niya, no? Eh, in comparison naman, si President Marcos, hindi pro-China. Tsaka matino yung diskarte niya sa West Philippine Sea. Again, ha, sa mga viewers, wala pong bahid ng sarcasm yon. Talagang tama naman yung ginagawa so far ng Marcos administration. Ito pala, sir, binanggit yung... I agree sa sinabi na yan ni Christian Esguerra. Kahit hindi natin kaayon yan sa paniniwalang politikal, tama talaga ang ginagawa. Biruin nyo, hindi natin kaayon sa paniniwalang politikal ano sa pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sila mismo ang nagsasabi. Siya mismo, Christian Esguerra, na isang anti-Marcos, nagsasabi na tama ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Kaya nakatutuwa, sabi nga ni Takeru, may mga followers daw po siyang mga dilawan. Ako, naniniwala ako, may mga followers na rin po akong dilawan. Alam nyo, sa usapin kasi sa West Philippine Sea, dapat nagkakaisa tayo. At saka sa pagprotekta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dilaw ka man o pula ka, dapat nagkakaisa tayo. Otherwise, kapag hindi nyo po kami sinamahang protektahan si Pangulong Bongbong Marcos, mga dilaw, ang papalit sa pagkapangulo yung pinakaaayawan po ninyong Duterte. O kaya dapat magkaisa po tayo. Tuloy po tayo rito, mga tol. Ano, destabilization efforts, no? Hindi siya technically plot pa. Gaano ka seryoso naman itong ginagawa nila? And as far as you know, kailan ba nagsimula ito? Ang monitoring namin dito, early on pa lang, no? Nung hindi binigay na ginawang speaker si GMA, nung hindi binigay yung national defense portfolio kay... Hinihingi kasi yan ni Secretary at Vice President Sara Duterte. Ang talagang gusto niya, pagiging sekretary ng Department of National Defense. Tapos alam din naman natin na sinulong talaga nila na maging Speaker of the House itong si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pero salamat na lamang at hindi nangyari yan. Otherwise, baka in-impeach nila si Pangulong Bongbong Marcos. At least ngayon, alam po natin na ang Speaker of the House eh talagang very supportive sa ating Pangulo. Eh, pinsan at naniniwala na ang kanilang ginagawa ay para sa bayan at para sa mga Pilipino, hindi mangyayari na mai-impeach si PBM dahil yung puwersa kasi ngayon ng Kongreso nasa likod nito pong si Speaker Martin Romualdez. Kaya yung impeachment, labo po yung mangyari. Pero meron tayong nasagap na impormasyon, mga tol. Baka ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Tatalakayin po natin yan sa ibang pagkakataon. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Vice President Sara. So, doon pa lang, meron ng disgruntled sa mga hanay nila. No? Tapos, eventually, itong si Vic Rodriguez ay tinanggal nila. So, nagkaroon ng ganong dynamic. So, doon pa lang, naghahanap na ng mga opening. Pero nung January, ginamit rin yung fixed term law, no? Yung pag-reshuffle nung chief of staff, di ba, si General Baccaro noon, tapos tinanggal, ganyan. Ginamit yung sentimiento ng mga class 88 noon, yung nag-mass resignation. So, kumbaga, sinasakyan nila ng sinasakyan. So, yun ang nakikita namin. Then, eventually, nung Mayo, nung araw na tinanggal si GMA from the senior deputy speaker position,
doon na namin nakita, doon sa kanilang communications group, yung social media teams nila, doon na nagsisimula na bumanat. Una, tinitira lang si Speaker Romualdez, but eventually, ang tinitira na the whole Marcos administration na. So, makita mo, meron na silang communication plan, meron na silang civilian political component, pero ang missing sa kanila is yung military component. Yun! Kompleto! Almost! Pero wala silang military component. Kasi bakit? Pro-China si Rodrigo Duterte. Hindi kakampihan ng mga sundalo ito sa pag-aaklas sa kasalukuyang gobyerno na pro-Pilipinas. O yan, kaya ganun pa man, bantayan natin patuloy mga tol ha, kasi mamaya bigla tayong masalisihan. Alam nyo, ang elements po ng kudeta is a swift attack. Ibig sabihin, biglaan po ito. Kaya bago pa ma-execute ng mga yan, dapat na ipapakalat na sa harapan ng publiko. Kung meron kayong mga impormasyon na maaaring leading sa ganyang mga ano laban sa kasalukuyang gobyerno, iparating nyo kagad sa ating otoridad, mga tol. So it's very serious. Sabi ko nga, kahit sasabihin na yung mga retired lang naman yan, walang power, ganyan, kaya pwede nilang pabayaan. At tandaan nila yung EDSA GOS, mga retired ang naghikayat nun sa mga active. Diba? Sina General Divilla, sina General Ramos. So dapat hindi paranoid. Ay, dapat paranoid yung security and intel forces ng Marcos administration para masiguradong hindi lalaguyan, ano, hindi lalakiyan. Ano ang ibig sabihin ng dapat paranoid? Dapat talagang suspicious palagi. Cautious dapat ang security ng ating kasalukuyang gobyerno. Ano? Kasi mahirap masalisihan. Hindi talaga maikakaila na tinatangka talaga nila. In fact, meron pa ngang mga panawagan ng Let Sara Lead, di ba? Tapos, Sara Lead 2024. Oh, yan yung mga grupo ng mga individual na ang gusto nilang ipalit isang Duterte dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Papayagan nyo ba yan, mga tol? Siyempre, hindi natin dapat payagan yan. Really? So, yan, ganun ka serious na meron silang overall plan kung paano nila babanatan yung Marcos administration. Pero syempre, hindi naman lahat ng pinaplano nila ay necessary lang nangyayari. Actually, I think, diba, meron tayo, I think nagkasalubong tayo, Senator, sa isang forum few months back, no? Doon sa same forum na yun, may nakausap akong Duterte loyalist. And then nadidinig ko sa kanya yung narrative na eh ang sabi raw sa kanya, support kami sa Marcos administration for now, pero pag may nakita kami, talagang babanat daw sila. Tapos in the course of that conversation, mababanat na siya. 'Di ba yung pinag-uusapan niya? Eh tama ba, ito yung mga nadidinig ko narrative ever since eh. Sabi nila, ang daming addict ngayon, magulo na uli. Yan ang mga naratibo ng mga DT sheets, pinalalabas nila na magulo ang Pilipinas, marami daw adik. Eh hindi nila nakikita nung panahon ni Rodrigo Duterte, kaliwat kanan ng drug lords. Ngayon napaguhuli ang mga 'yon. Tapos merong isang drug lord na inidentify ng PIDEA na nagngangalang Peter Lim, nakalabas ng bansa nang hindi nalalaman ng government ng Pilipinas. O panahon ni Duterte 'yon, ha. Kaya 'yan maliwanag, mga tol, manipulative statement po 'yan or gaslighting na ginagawa po ng mga supporter nito pong si Rodrigo Duterte. Para mahina yung presidente, buti pa dati matapang. Tapos every little issue na nakikita nila sa Marcos administration, pinay-play up nila. Yan bang mga ganyan narrative na nadidinig natin, miski sa ibang mga tao, is that part of the destabilization efforts na binabanggit nyo? Yes, kasi yan yung tinatawag na build up. No? Kailangan mag-build up kayong social volcano. Dapat eventually pag masyado ng marami yung pressure, yung issues, puputok siya. So that's the theoretically, that's how it works. So itong iba't ibang issue yan, mag-i-interview sila sa palengke, ano masasabi nyo, nagtaas ang presyong bilihin, ina-agitate nila, no? So sino binoto mo, nagsisisi ka ba? Yung ginagano nila para lang yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin,
eh katangahan lamang pag naniwala ka na kasalanan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung mga naratibo ng mga DDshits. Sinasabi nila simula nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos, eh tumaas na ng tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation ay galawang pandaigdig po iyan. Dahil po iyan sa mga factors na beyond control ng ating gobyerno. Katulad po ng gera, sigalot sa iba't ibang bansa, pagtaas ng presyo ng krudo, at iba pang mga factors. Ang mahalaga, ina-address yan kahit paano ng kasalukuyang gobyerno. In fact, sa October 2023, na-slow down ng kasalukuyang gobyerno ang inflation. Mula po sa 6.1%, bumaba na lamang po ito sa 5.9% or 4.9% kung hindi ako nagkakamali sa datos ano, at malaking bagay po iyon bagamat hindi masyadong maramdaman ng mga Pilipino sa kasalukuyan, pero sa hinaharap mararamdaman po natin yan. Tuloy natin ito mga tol. Makalap yung support eh, kasi remember this group, itong Duterte camp, eh they have mastered the propaganda game sa social media, no, whether gaslighting, outright lies, di ba, fake news, lahat-lahat yan. Gagamitin nila yan, no, para ma-pursue nila agenda nila. So naghahanap sila ng iba't ibang issue para yun nga, ma-agitate. Pero makikita mo yung communication, kung sophisticated yung monitoring mo, makikita mo, ma-identify mo yung mga Duterte influencers. Parehas yung kanilang narratives. Yung sinasabi nyo na grabe na yung mga addict na yon, nagbalikan, grabe na yung drugs, tapos grabe na yung crime, nawala lang si Duterte. By implication, kaya kailangan ulit bumalik ang Duterte, di ba? Pero titingnan nyo yung mga nahuhuling drugs, ito yung mga kasangkot dun sa sindikato nila ng mga Davao Cop, no? Kumbaga nabuko, yung dating hindi nila hinuhuli, ngayon hinuhuli na. Di ba? Ang laki nga po nung nahuli, 6.7 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nahuli doon sa isang pulis, ang pangalan Sergeant Mayo. O, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinatapon daw nila yon sa Mindanao, pero wala pang isang taon nakabalik dito sa Manila at hindi nalaman ni Senator Ronald De La Rosa nung siya po ang Chief Philippine National Police. Ang tanong, hindi niya kaya talaga nalaman o alam niya pero wala po siyang ginawa? Hindi natin alam yan. Kasi tapos naman ngayon, ang mahalaga, itong si Sergeant Mayo na isa sa mga malaking sindikato ng droga na namayagpag during Duterte administration, nahuli ng Marcos administration. Di ba? Tapos yung mga pulis na ginawa nilang part ng criminal syndicate, yun yung mga pinagtatanggal sa pwesto. Di ba? O ngayon, ang hindi magandang naririnig namin is pwede silang gumawa ng mga high profile crimes, tapos ang by implication lalabas doon ano na, weak yung ano, nagkaroon ng gulo, magulo na, chaotic. Yan ang gustong mangyari ng mga nasa likod ng destabilization efforts nito laban sa kasalukuyang gobyerno, na ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, walang iba kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahihintulutan ba natin mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos? Isa ang nagkakaisang kasagutan po natin dyan. Hindi po. PBBM supporter ka? Loyalista ka? Dilaw o pink ka? Naniniwala ako na hindi natin papahintulutan mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, dahil kapag ka napatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, isang Duterte ang uupo sa Malacanang, whether we like it or not. At hindi natin yan papahintulutang mangyari. Lahat po ng mga impormasyon na maaari po nating makalap at makakatulong sa ating kasalukuyang gobyerno, ipalagana po natin sa harapan ng publiko ang mga sinabi ni dating Senador Trillanes, kaparaanan, estratehiya o taktika sa pagpapatalsik sa kasalukuyang gobyerno, isaalang-alang po natin yan. At tingnan natin kung ginagawa po nila ito sa kasalukuyan. Bantayan po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sama-sama po tayong magsalita. Hindi kinakailangan maging vlogger ka.
kailangan lamang magpahayag ka ng iyong saloobin sa social media. Hindi kinakailangan manood ka kay Top 1, kinakailangan lamang iparinig mo sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng inyong mga social media timelines na ito, sumusuporta kayo sa kasalukuyang gobyerno at ayaw po nating maupo muli ang isang Duterte. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood, 700 plus, mula po sa Facebook at saka sa YouTube. May mga masokista talaga. Sinet ko na ng for followers only yung Facebook natin, pero nakakapag-comment pa rin yung mga bashers. Ibig sabihin, yung mga bashers ni Top 1, follower ko.